Magandang umaga po sa ating lahat. It's good to see you again. Thursday. Blessed Thursday po sa ating lahat. So let us pray bago po tayo mag-umpisa sa ating panel, sa devotion natin. Makapangyarihang aming Diyos, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Patawarin mo po kami sa mga bagay-bagay na aming nagawa na di kalugod-lugod sa iyo. Linisin mo po ang aming isipan at aming puso. Salamat po sa patnubay, pagligtas mo sa amin araw-araw. Ihanda mo po ang aming puso at isipan sa mga salita mo ngayon. Santong Espiritu, mangusap ka sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kilalanin natin some of the Bible characters who won their battles victoriously. Bisa natin kay Samson na humingi kay Lord na ibalik ang kanyang lakas at naibalik nga. At si Moses, nung ang mga Israelita ay nakipagdigman, itinaas ang kanyang dalawang kamay hanggang nanalo sila sa digmaan. Si Gideon, na bago nakipagdigma, humingi kay Lord ng signs. Si Hannah, na humingi ng anak. At marami pang iba. O, sino pang kilala niyo? Si David, na kinalaban niya si Goliath, na kinakatakutan ng mga Israelita. Si Daniel, na nakikipag-usap kay Lord ng 3 times a day. Si Elijah, na binuhay niya ang patay na anak ng widow. At kung titignan natin sa Bible, marami po ang mga Bible characters na they won their battles victoriously on their knees. By prayer. So why do we pray? So let us read Matthew 7:7. Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Verse 8, for everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened. Napakalinaw po ito. Pag sabi nito, pag humingi ka, mabigyan ka. Pag kumatok ka, ang pintuan ay mabubuksan para sa'yo. At kung naghanap ka, nagsisik ka, ay may mahahanapan mo. So ito ay sinabi ni Jesus Christ. Na pag tayo ay humingi sa Diyos, pag tayo ay sinasaliksik natin ang ating Diyos, pag tayo ay kinakatok ang kaharian ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Paano po natin gagawin ang mga ito? Gagawin natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Prayer. So what is prayer? Prayer is a communication between God and man. Ito lang po ang paraan na tayo ay makipag-communicate sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Prayer offered in faith is our most powerful resource because Jesus Himself said in Matthew 7:7, sabi, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Sabi nga ng iba, bakit ba tayo mananalangin? Alam naman ni Lord ang ating mga pangangailangan. Bakit nga ba? Manalangin tayo dahil ang Diyos natin ay gusto niyang mapanatili ang ating relasyon sa Kanya. Gusto niyang mapalakas o mas strong yung bond relationship natin sa ating Diyos na bilang Kanyang mga anak. Kung tayo ay palaging nakikipag-usap sa Panginoon, nakikipag-communicate sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer,
ang ating relasyon sa Kanya ay mapapalakas, mapapanatili, magiging strong tayo sa Kanya. At kung tayo ay mananalangin ng may pananampalataya, siya, tutugunin niya ang ating mga panalangin. Si Jesus mismo ang nagsabi. Basahin natin si Jesus mismo ang nagsabi. Meron siyang kinento sa Luke 11:58. Gusto kong basahin. Sabi dito, "Then he said to them, suppose one of you has a friend and he goes to him at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me and I have nothing to set before him.' Then the one inside answers, 'Don't bother me, the door is already locked and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything.' I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs." Nakita din natin dito na dahil kaibigan niya at dahil persistence ang kanyang kaibigan na kumakatok at humihingi, siya ay tatayo, magbabangon siya at kukuha siya ng bibigyan niya ng bread as much as he needs. Kinento po na parable na kinento po ng ating Diyos. At tinuloy niya sa verse 9 to 10. So, basahin ko po dito. "So, I say to you, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. He who seeks, finds. And to him who knocks, the door will be opened." Same din yung sinabi niya sa Matthew chapter 7, yung text natin, verse 2-8. Matthew chapter 7, verse 7 to 8. So, talaga paulit-ulit na if sa mga talata na if we ask, na talagang we need to pray, we need to ask the Lord, we need to seek the Lord, we need to knock the doors of the heaven. And the Lord will answer us. So brothers and sisters in Christ, let us pray without ceasing. Hindi po tayo titigil na manalangin. Matagal man yan, huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga panalangin. Kasi promise ni Lord to na tutugunin niya ang ating mga panalangin. Huwag po tayong tumigil na manalangin. Kahit anuman ang ating sitwasyon sa buhay, manalangin po tayo. Let's continue praying. Parang yung vow ng kinakasal. For better, for worse, till death do us part. Ganon din po ang ating panalangin sa mga Panginoon. In sickness and in health, in wealth and in poor, for better, for worse, until we see the Lord face to face. So let us pray. Heavenly God, omniscient God, we magnify you. Nagpapasalamat po kami sa biyaya mo araw-araw sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Tunay na ikaw ay tumutugon sa bawat panalangin namin. Tinutugon mo po ang aming panalangin. Hindi dahil kami nararapat, kundi dahil sa ikakabuti namin at ikakarangal. To glorify your name. Salamat sa love at mercy araw-araw. Itong mga salita mo na aming narinig na nagpapalakas sa amin ay aming ipapamuhay araw-araw.
tulungan mo po kami na gawin ito, O God. Na hindi kami napapagod, nagsasawa, na manalangin. Dinadalangin din namin ngayon ang aming mga kapatiran na nakikinig at nanonood sa devotion na ito, na may karamdaman, may sakit, ganun din sa mga kapamilya nila. We pray for your healing touch upon them. Pagalingin mo po sila at i-provide mo po ang mga kailangan nila sa kanilang mga pangangailangan. So provide mo po ang mga kailangan nila, O God, sa journey ng kanilang kagalingan. Lord, panalangin po namin ang na pagkagaling nila, O God. Ito, Lord, ikaw po ang mag-bless ng bawat isa sa amin na itong mga salita mo ang siyang nagpalakas sa amin na hindi po kami titigil manalangin for better, for worse, in sickness, in health, in wealth, or in poor, until we see you face to face, O God. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesu Kristo. Amen and